Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Ver, ang inyong guro na makakasama ninyo sa inyong paglalakbay sa mundo ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Handa na ba kayo mga bata? Tara at simulan na natin ang ating pag-aaral. Sa araw na ito ay ating matutunan ang ating most essential learning competencies na may layuning na isa sa alang-alang ang mga kautusan o batas tungkol sa pangangalaga ng paparamihing hayop. Mga bata, lahat ba tayo ay may mga kaibigan? Tama, mahusay mga bata. Ako man ay may mga kaibigan din at hindi lang tao kundi hayop din. Siya ay isang pusa at ang pangalan niya ay Baby Boy. Dahil wala kasi akong anak na lalaki, kaya Baby Boy ang pangalan namin sa kanya. Gusto niyo ba siyang makita at makilala? Halika at panuorin muna natin siya. Kayo mga bata, inaalagaan ba ninyo ang inyong mga alagang hayop? Tama, mahusay mga bata. Dapat lang nating pangalagaan ang ating mga alagang hayop. Alam ba ninyo mga bata, ng ating mga mambabatas ay lumikha at nagpasa ng mga batas na nagbibigay proteksyon at kalinga sa ating mga alagang hayop. Ito ang mga sumusunod. Una, Republic Act Number 8485. Ang batas na ito ay mas kilala bilang Animal Welfare Act. Ang unang batas na komprehensibong pagtakda sa tama at makataong pangangalaga ng mga mamamayan sa lahat ng hayop sa bansa. Binubuo ang batas na ito ng Committee on Animal Welfare na siyang namumuno sa pagpapatupad ng batas. Pangalawa, Section 6 ng batas. Ipinagbabawal ang pagmamalupit sa mga hayop. Ipinasa rin sa bahaging ito ng batas na hindi maaring pumatay ng hayop maliban sa mga hayop na kinakain tulad ng baboy, manok, baka, kambing, kuneho, kalabaw at iba pa. Isang paglabag sa batas ang pagpatay sa mga hayop maliban na lamang kung ito ay dahil sa ritual ng isang relihiyon. Malubhang sakit ng hayop at animal control kung saan nasa bingit ng panganib ang hayop o mga taong malapit dito. Itinuturing na isang landmark law ang Animal Welfare Act dahil ito ang unang kumikilala ng kalupitan sa hayop bilang paglabag sa batas. Pangatlo, Republic Act Number 10631. An act amending certain sections of Republic Act 8485, otherwise known as the Animal Welfare Act of 1998. Naisabatas ito noong 2013 at pirmado ng dating Pangulo na si Benigno S. Aquino III. Ilan sa mga amyenda o pagbabago na itinakda ng RA 10631 ay ang mas mataas na piyansa o parusa kapag napatunayan ang paglabag sa Animal Welfare Act. Itinaas ng RA 10631 ang multa sa paglabag ng batas mula sa dating 1,000 hanggang 5,000 piso at ginawa itong 50,000 hanggang 100,000 piso. Pang-apat, panukalang batas, House Bill 914. Taon ng panukala ay 2013.
ang panukalang ito ang unang hayagang pagbabawal sa paggawa ng mga crash video at ang pamamahagi nito sa anumang medium na maaring gamitin. Nakasaad sa panukala na ang magiging parusa sa paglabag nito ay ang pagkakakulong ng 3 hanggang 7 taon o kaya ay piyansa mula 100,000 piso hanggang 300,000 piso. Ngayon mga bata, panoorin natin ang isang balita tungkol dito. Luma na raw po ang video ng 3 babaeng sinasakta ng isang tuta na kumakalat ngayon sa internet ayon sa grupong FOS. Pero ang nakakagulat, buha raw ito sa Pilipinas. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Ang kumakalat ngayong video ng walang awang paghagis, pagsipa, at pag-apak ng 3 babae sa isang tuta, luma na ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS at kumpirmadong hindi ito kuha sa Thailand gaya ng inakala ng ilan kundi dito mismo sa Pilipinas. Bahagi raw ito ng koleksyon ng crush videos ng mag-asawang Victor at Norma Ridon na kinasuhan dahil dito noon pang 2011. Ang mga menor de edad na nasa crush video, nasa protective custody na raw ng DSWD. What we did was consulted with our colleagues sa PITA. Last night, they were able to verify it was part of the old video. This is animal cruelty. Kagimbal-gimbal daw na binabayaran ang mga menor de edad para lumabas sa crush videos na patok daw sa mga dayuhang mula Amerika at Europa. Fetish yan eh, some sort of condition, no, that makes them feel excited sexually if they would see animals being crushed or being in pain. It's unthinkable that that people can inflict harm to that puppy. Iniimbestigahan pa rin daw ng NBI ang crush videos. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, ang mapatutunayang nasa likod ng crush videos ay maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Pwede rin silang pagmultahin ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso. Pero umaasa raw ang animal welfare groups na sa October 10, mapipirmahan na ni Pangulong Aquino ang amended Animal Welfare Act. Dito tataasan pa ang multa at hahabaan ang kulong bilang parusa. Victoria Tulad, GMA News. Ngayon mga bata, ano ang inyong nararamdaman sa napanood niyong video? Tama, mahusay ang inyong mga kasagutan mga bata, kaya kailangan nating pangalagaan ang ating mga alagang hayop. Sa mga batas na ginawa ng ating pamahalaan, nakakatiyak tayo na malaki ang maitutulong nito upang maprotektahan at mapangalagaan natin ang ating mga alagang hayop. Dapat lang nating tandaan mga bata na ang mga hayop ay dapat inaalagaan ng maayos upang makatugon sa pangangailangan ng tao at ang malaking pakinabang nito na ibinibigay na nagdudulot minsan sa atin ng kaaya-ayang kabuhayan. Itinuturing nating kasambahay o kung minsan ay kapamilya pa ang alagang hayop at hindi dapat sinasaktan ng kahit sino paman. Tandaan din natin mga bata na may mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop, kaya tamang pangangalaga ang kailangang gawin. Hayan mga bata, natalakay na natin ang iba't ibang mga batas na nagbibigay proteksyon at pangangalaga sa ating mga alagang hayop. Sana'y marami kayong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito at magiging handa na tayo sa ating mga pagsasanay. Muli, ito si Teacher Ver, ang inyong guro na nagsasabi na ang ating mga alagang hayop ay malaking pakinabang sa ating buhay. Bukod sa ito ay nakapagbibigay saya at aliw sa atin at sa ating pamilya, ay nagbibigay din ito ng dagdag kita sa ating pamilya. Kaya dapat palagi lang tayong happy lang!